Tour Channel. Good day to all! Sa video nito, ipapakita namin ang mabilis na paraan sa pagpapatubo ng bean sprout. Tara at panuudin nyo ito. Ibabad natin ang munggo ng 8 to 12 hours. Pwede ding 24 hours tulad ng ginawa ko para mas mabilis ang kanyang pagtubo. Maghanda ng tray at gamitan ng malinis na tela ang may butas na tray. Ilagay na natin ang munggo. Dapat even ang pagkakalagay natin para maayos din ang pagtubo. At huwag masyadong madami ang ating ilalagay, depende sa tray na ating gagamitin. Kung marami-rami, pwede tayong gumamit ng dalawang lalagyan. Basain at i-drain ang sobrang tubig upang hindi mabulok ang ating munggo. Ganyan siya, guys. Takpan natin ito at itabi sa lugar na hindi naaarawan ng may takip. Please note na kailangan natin itong basain every 5 to 6 hours. So, kailangan natin i-check every now and then or as needed nga. Ayan, sa second day niya, mahaba-haba na ang kanyang tubo. Kung gusto niyo siyang i-harvest sa second day, pwede na rin. Pero ako, gagawin ko siyang 4 days. And guys, this is the third day at kung gusto nyo na siyang i-harvest, pwedeng-pwede na. Dahil guys, ang haba na niya. Pwede na natin siya i-harvest actually.
harvesting time. Mahabang-mahaba na ang tubo ng aking bean sprouts. Ayan, at meron na nga siyang ugat. So, inahon na namin at ito ay lilinisin namin para maalis yung kanyang skin. Ayan na siya, guys. Kung gusto nyo naman na alisin yung ugat-ugat niya, you can do it by cutting it. Ginamitan namin siya ng gunting para makat yung ibang ugat niya para mas mabilis siyang linisan. If not, okay lang na ganun siya. Kasi we can cook it that way kahit may ugat siya. Kasi very healthy naman. Ayan siya, guys. Sinuhugasan ko na, removing the skin. O, diba? Magandang-maganda ang kanyang tubo at masarap na siyang tignan. In fact, kinakain nila yan ng hilaw or ginagawa lang topping sa mga Chinese recipes like noodles, mga stir-fried, ganon. So, iniisip kong mag-stir-fry at gumawa spring rolls kasi masarap na masarap yan sa mga stir-fried lang at spring rolls. O, yan na siya, guys. Meron na tayong homemade na bean sprouts. Hindi na tayo bibili sa market dahil ang mahal-mahal ng mga bean sprouts sa market. Minsan, hindi tayo nakakakita ng ganong kahaba. Tapos, organic pa at hindi siya ginagamitan ng anumang preservatives. O, ayan. Ready to cook na ang ating bean sprout. That's it for now, guys. I hope you got an idea sa aming video for today. Maraming salamat sa panonood. Sana okay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye. May pahabol pala si Rose. Huwag muna daw kayong umalis. Finish product. Finish product. Ipakita mo na maayos. Ano yan? Sa? Bakit parang ang nakikita ko pangit? Already? Tapos, ama ko kuha 10 cents. Ay, Diyos ko, Lord. Sabi mo naman, Lolo, magbigay ka naman ng $1. Sige, sabihin mo, ikaw, Lolo, ha?